Yosh! Hello po mga kadipat, and good evening to all who are watching this video log right now, and for those who will be watching anytime for another set of mini four-wheel drive racing action coming at you live from Barangay Onona, Sinorda, Neto, Sinti, Pangasinan. This is your host, Dipat Aguilar, and welcome once again to another exciting edition of Dipat's Tamiya League Season 3! Season 3 na po, yan, ikalawa sa posibleng 10 race days ngayong buwan ng July 2022. July 3, 2022 po ang ating petsa ngayong gabing ito. At ngayon lang tayo magsisimula sa dami ng mga aberyang nangyayari sa paligid. Cause of delay. Sa lahat ng ayaw ko, yung mga cause of delay. Kaya lagi ako nauunsyame. Ayaw ko lagi nauunsyame. Kailangan on schedule. Kailangan on schedule ang masunod. Pero maliban na lang kung meron talaga mga pwedeng ma-attend na race day na malapit dito sa Pangasinan. Halimbawa, La Union or Tarlac, ganyan. Yan. So, i-reset lang po. I-reschedule lang natin ng posibleng maaga. Malamang maaga na. Maaga sa inaasahan. Ano? Expected, supposed to be every Friday and Sunday. Pero pwede po, sabi ko nga, may subject to change. Pwede po mabago rin yan conforme kung ano yung available na mga racing events na outside the Dipat's Tamiya League. So, nevertheless, tuloy na tayo sa ating race day number 2. Of July 2022 dito sa isa na namang exciting edition ng Dipat's Tamiya League Season 2. And to start off, ayan, balikan lang bago natin simulan ng ating unang karera. Let's just walk ourselves through first dito sa previous race na nangyari nung nakaraang Biyernes lang naman. Take note, every Friday and Sunday on a regular basis. Ayan, on a regular basis po yan. At yan nga po ang nangyari nung nakaraang karera. Yan, as we take a look at previous race right now, previously on Dipat's Tamiya League Season 3. Ayan, sina Setsuna, McLaren, Darksan, Cosmosonic, Scarlett at AMR Jacob na nasa VS chassis ngayon ang mga kalahok. Itong mga nanditong kalahok, yan lang po muna yung available sa akin. Ganon din yung racetrack, yun lang muna yung available sa akin. Pero maganda na, meron na po tayong mga slope. Doon sa kabila, ganon din, meron din tayong slope. Yan, so magiging mas exciting yun. Tsaka may mga bagong rules na po tayong in-implement dito sa Season 3 ng Dipat's Tamiya League. So, mas kapanapanawik yung mga karera. Tsaka ano rin, yung para mapilit nating itatapusin ng maaga yung karera, no? Kasi marami pa tayong gawain, ano? Alright! Parang ako na lang kasi yung tao sa bahay na to, kaya ganun na lang yung yung feeling, kaya pinipili kong tapusin ng maaga. No. All right. So let's go. So going ourselves back to the previous race sa ating single round robin, may win loss draw na po ang nangyari. So nagkaroon ng limang re-races at isang hit ang nangyari sa 15 single round robin na yun. 6 of the 15, yung isa natapos sa hit at yung 5 ay re-race at ilan po yung draw? 1, 2, 3, 4, dalawa. Dalawa. Yung unang dalawang re-races sa 5 ay natap na uwi sa tabla o draw. Dahil nga po, kasi yan, ang bagong rule po kasi natin, sa single round robin po mga kadipat, isa na lang po ang re-race per duel. Only one re-race na lang. One re-race na lang po. Kung sakaling sa re-race na yun, course out pareho yung dalawang naglalabang auto, automatic 1 point na po yun pareho. Tigis ang puntos na sila. Automatic draw. So, pwede po yung no winner. Pwede pong no winner dyan. Draw na yan. Draw game. Draw na yan. Considered na yun na tabla. Yan ang nga po. Nagkaroon ng dalawang draw. Yung race number 3 at saka yung race number, I think yung race number 7 natin na uwi rin sa tabla. Sina Darksan at Scarlett, si AMR Jacob at si Setson na nauwi sa tabla. Yung kanilang mga respective duel. Silang yung mag-laban nun eh. Okay. So, yan yung matapos ang 15 single round robin races. It was Cosmosonic which is a box stock already. STB or standard Tamiya box car. Na ngayon, yung Cosmosonic, sinet ko na lang po sa box stock. Baka sa July 9, shout out to Team Deadly Sins of La Union. I-schedule na silang karera sa Robinson's Place, San Fernando, La Union. Yan.
So posible pong ano, posible pong maka-attend yung inyong lingkod kung sakali. Kaya ko sinabing pwedeng i-reschedule yung mga ibang races ng DPATS Tamiya League dahil po sa prior commitment. Meron pa po yung mga sasalian tayong outside DPATS Tamiya League. Para naman sa ganun eh, ma-enjoy naman na natin yung Tamiya Racing. Ano? Alright, despite the pandemic. Pero syempre, susunod pa rin tayo sa, ano, sa health protocols as usual. Mask, hugas, iwas at bakuna pa rin. Alright. Pero yung at least 2 doses lang, optional lang pala yung ano eh, yung mga booster eh, no. Supposed to be dapat ganun. Pinagpipilitan lang kasi minsan. Alright. So, after the single round robin, Cosmosonic led the standing with an undefeated 5-0, followed by Dark Suns 7 points total. 7 points total at pumangalawa siya, so silang dalawa yung outright semifinalist, and then si AMRJ kapang pumangatlo with 5 points, yan rank number 3, so wala nang tabla-tabla ngayon yan, point system na po ang ating ano dyan, yung puntusan na po sa ano, single round robin para ma-determine yung mga ranking going to the knockout stage. And then, may 4 points yung pang-apat ay si McLaurin, may 4. May kabuang 3 puntos naman si Scarlett bilang pang-5. At ang pang-6 ay si Setsuna, yun lang po yung isang tabla laban kay AMR Jacob. Kaya 1 point. Total, yun yung mga total point, garnered points nila sa single round robin. At yun ang naging placing nila going to the knockout stage. At sa knockout stage, ang naglaban ay sina... AMR Jacob at si Setsuna, rematch ng race number 3. And then yung ano, pero nasettled na po yan. Sinettled po ni AMR Jacob in a re-race. So, nanalo po si ano, AMR Jacob against Setsuna. So, early elimination po to start off season 3 of DPATS Tamiya League itong si Setsuna. And then, si 4 versus 5, the Twin Bracken Gigants once more. So, race number 2, rematch yan nung single round robin. Going to the knockout stage, sila yung naging quarterfinals number 2. At nanalo si Scarlett. Yan, nasundan si McLaurin. Walang naging re-race. At si Scarlett umusad sa semifinals round. Kalaban si Dark... si Dark Sun. Si Dark Sun. And then... Si Dark Sun nga ba? Si Dark Sun nga, bate ka muna. 3 versus 6. Setsuna AMR. Tama. Ay, hindi. Si Scarlett pala ang kalaban. Si Cosmo. Ayun. Cosmosonic versus Scarlett palang naging semifinals number 2. Dark Sun versus AMR Jacob ang naging semifinals number 1. At nanalo dun sina AMR Jacob at Cosmosonic. So 1 versus 3 yung naging labanan sa championship round. At sa battle for 3rd ay 2 versus 4 naman between Scarlett and Dark Sun. 2 versus 5 rather. 2 versus 5 pala. Alright. So, yun ang nangyari. Then, sa battle for 3rd, in 10 laps, Dark Sun was able to finish it in 10. Si Scarlett, and a course out. And therefore, Dark Sun garnered 3rd place finish. First 2 points of Season 3 sa DPATS Tamiya League. And Scarlett with its first point garnered on that note. Sa season 3 ng ating DPATS Tamiya League at sa championship round, nakaobuena mano naman ng unang kampeonato si Cosmosonic bilang backstack laban kay AMR Jacob. At si AMR Jacob nakakuha ng 3 puntos to start off season 3 of DPATS Tamiya League. Yun nga po yung nangyari sa aggregate scoring sa ngayon. Nangunguna si Cosmosonic, which is a backstack ka. Yan nga po siya yung defending champion po natin ngayon. Yan nga po yon. And then si AMR Jacob ang rank 2, Dark Sun rank 3, pero tinanggal ko muna yung wing pang samantala para makadagdag ng excitement. Kunwari, AR. Yan, silang dalawa na yan, wala ng wing. Si Setsuna na lang yung wala, yung may wing. Tsaka si Cosmosonic, itong dalawa na lang ang may wing. Yan. So si Setsuna balik ngayon sa stock motor dahil nga po maaga po na-eliminate nung unang race. So in this second race, gagamit siya ng stock motor at 4:1. Walang pagbabago sa kanilang mga gear ratios, yung motor lang pong nagbago. So ang may tune motor lang po ngayon ay ang ating race number 1, maagang mamawan sa pagitan ni Dark Sun at ni Scarlett. Iyan. So it's BZ versus CFM ang magiging labanan sa unang
karera ng season ng second day of season 3 ng Dipats Tamiya League. Siya po yung race number 1 po natin, race number 2, race number 3, and so on and so forth hanggang matapos ng 15 single round robin, 15 karera sa single round robin dahil nga po 6 ang kasali. Kaya 15 total po 'yan. No? Kung 7, 21, kung 8, 28. Oh, ganun lang kasimple yan. Ano? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus and so on. Parang triangle. Pascal triangle, ano? Parang triangle lang. Ah, di ba? Okay. So, ang may 4.2 is to 1 ay itong dalawang to si, na maglaban sa ating race number 1 mamaya. And then, sina McLaurin at Setsuna, 4 is to 1. 3.5 is to 1 naman sina, ang top 2 natin na sina Cosmosonic at si AMR Jacob. And, yan nga po. Sisimulan na po natin. Without further ado, let's start right away. Our next race, the second of the second race of season 3 ng Dipats Tamiya League. Once again, good evening to all of you, and this is Dipat Aguilar for another exciting edition of Dipats Tamiya League season 3. And ayusin ko na yung ating viewing. Yam. So for now, naka-portrait na lang muna tayo ngayon para siguradong kitang-kita yung action. Yan. Okay. Parang masyadong mataas. Masyadong mataas pala. Masyadong malayo. Parang masyadong malayo. Naka-social distancing ng di uras. Durug! Durug! Iyakyat na ibaba natin. I think pwede dito. Na natin. Masyado na mababa. Masyado na mababa. Tama. Tama. Ilapit na lang. Ilapit na lang tong ano pala. Teka, ilapit ko lang pala to. Okay. Oh, I guess ano na to. I guess this is okay. Let's see. Let's see. Okay. Ngayon lang aayusin. Yan ang hirap kasi pag maraming aberya, kailangan ready agad. Yung nagde-delay, ibig sabihin nun, critic. Ibig lang sabihin nun, critic ko yun. Definitely, there's no room for any error dito sa ano. As much as possible, kailangan maganda yung ano natin. Pare. Yan! Ayun, sa wakas, kitang-kita. Kitang-kitang ebidensya. Awat! Race number 1 po natin, Dark Sun versus Scarlet, ang ating unang sagupaan sa karerang ito, sa race day na ito ng Dipats Tamiya League. Alright. Yon. Yon. Ayos. Alright. Kukuha lang muna ako ng konting nips. Kukuha lang akong konting nips. Wow. Alright. Teka muna, magkarga muna ako ng ano pala. Baka sakaling maubutang. Teka muna. Kakarga lang muna ako sandali. Load menu. Okay, 9723. So, 9473. Okay. Wala nga umabot doon. Okay. Okay, fight! Race number 1 na po tayo right away between Scarlet and Dark Sun. Ayan. So, sila yung unang maglaban. This time, lane 1 ang starting lane ng mga IRC. So, sa kaso nito, si Dark Sun ang unang tutungo sa ano? Unang tutungo. So, wala na yung mga ano, yung traditional na sayaw natin na switch. Ayan. Para kasi, sinadya ko kasi i-portrait, i-landscape this time around. Oo. Dinasubukan ko i-landscape this time so that kitang-kita ko yung action na nangyayari sa tracks. Kasi sila naman po talaga center of attraction dito sa race na to. Ano? So lalayo muna ako dito sa race track na to. Ano? Okay, so parang voice over lang muna ako. Alright! So in this race number 1, ang unang maglaban ay si Dark Sun at Scarlet. So battle for third rematch nung nakaraang karera. And Dark Sun will start at lane 1 this time dahil last time it was lane 2 para sa mga higher seed. This time, paliktad ngayon. Ang higher seed ngayon ay magsisimula sa lane 1. So, in this case, Dark Sun will start at lane 2. And Scarlet will... lane 2 yung starting lane ni Scarlet, rather.
and Dark Sunless Tag Uplink 1. Ayun, alright. So, let's get it on with our newest edition of Deepak's Tamiya League Season 3, beginning with this race. Number 1, switch on. 1, 2, 3, go. Nakamahal. Halimaw. Ay, daki. Nakay, daki. Ay, halay, danger. Hey, Kaliti. Nakay, daki. Biglang bilis yan eh. Biglang bilis yung Tortune 2 eh. Biglang naghalimaw. Scarlet, victory. Fatality. Alright. Next. Yum. Lucid pala kayo, Venus bracket. Ganun naman yan. Yeah. Okay. So, lang naging problema. Scarlet with 2 points. To start off Season 3. To start off second race of Season 3. Alright. Next. Okay, next race tayo para mabilis. Para mabilis na tayong makarami. Alright, race number 2 is going to be McLaren taking on AMR J-Cup. And AMR J-Cup starts at lane 1 and McLaren starts at lane 2. So, sa kaso nito, si Cosmo Atomica being the defending champion for tonight's race. Si Cosmo Sonic, ang starting lane niya, lagi ay lane 1, si Setsu na lane 2. Always. All round to single round robin. Alright! Race number 2! Switch! On! 1, 2, 3, ay! Dito pala! 1, 2, 3, go! Bravo! Okay! Lasing! K.O. Lasing! McLaren wins! Alright! McLaren winner! Dito siya! So, kampal na Black and Jigers, magkalaban ulit sa race number 5 this time. Tapos yung semis rematch naman. Previous semis rematch naman sina Dark Sun at ano, AMR Jacob. Sa loser's bracket being race number 4. Bilang race number 4 yan. Alright. Ayan. Ayun. Okay. Ayos lang ba yung ano? Alright. Mag-dips lang ako saglit. Race number 3. Ay, okay pala. Record pala muna. McLaren 1, 2 points. So yung mga lower seated na nanalo so far. Alright, race number 3. Cosmosonic taking on Setsuna. So sila yung huling naglaban sa single round robin noong nakaraang Biyernes. Itong sina Cosmosonic at sina Setsuna. Yan. At magsisimula sa lane. O yun nga po, gaya nang in-explain ko earlier. As I have explained earlier, Setsuna always starts at lane 2. All throughout single round robin tonight, only for tonight. And Cosmosonic starts at lane 1 all throughout single round robin. Alright, race number 3. Switch on. 1, 2, 3, go. Aba! Aba! Ayun lang. Hindi na lang, hindi hit. Final lap. Cosmosonic, winner. Cosmosonic wins. Kaya yung pambato ko sa backstop to. Yung Cosmosonic. Dapat nga kasama pa yung Gunduster XPO. Yung premium na Gunduster. Dalawa yung FMA ko sa Litana. Sana may magpinda sa La Union. Ano? Tara, makabili naman ako. No? Alright. Tama doon din. Yan.
Tama, maiwan mo na si Nikos mo. Parang 2 points still. So, binali ni Cosmosonic yung trend. Cosmosonic breaking the trend. Race number 4. Mabilis lang tayo para maaga tayong makakapunan. Woo! Inip! Ang init talaga, grabe. Race number 4 is going to be Dark Sun taking ang AMR Jacob. So, semifinals dual rematch. Semifinals rematch ng ating nung nakaraang ano, Biyernes, itong sina Dark Sun at sina AMR Jacob or soon to be Metalder kung sakali makompleto yung project. And in this case, 2 versus 3 to. So Dark Sun starts at lane 2 this time at si AMR Jacob magsisimula naman sa lane 1. Alright, race number 4. Switch on. 1, 2, 3, go. Grabe, wild naman nung race number 4 ngayon, mga kadipat. Wow! Grabe, ang wild nung action na yun. Hapulan ng hapulan. Partida, stock motor lang si AMR. Eh, si Darkstan, eh, gamit niya, Fortune 2. Apay, nakaakalay mo nakipagsabayan. Final lap na, lamang si AMR Jacob. Biglang, wene, ala na. Na-rider kick pa sa lane changer. Wow! Dark Sun winner, Raidaki! King. Raidaki! King. Naka 2 points din si Dark Sun. Kaba, mukhang magkaka-tiebreaker face dito mamaya, ah. Ako? Baka magka-tiebreaker face tayo mamaya, ah. Next, race number 5. Race number 5. Ayun, si Mac. Paganito na yung basa natin mamaya. Ayun. Okay. Yan. Race number 5 po natin is going to be the Twin Rocking Gigants, Scarlett and McLaurin. So, dalawang Rocking Gigants Super FMs. Magkalaban ulit sa ating Vipads Tamiya League Season 3. This time, sa ating race number 5. And Scarlett will start at lane 1. And then McLaurin starts at lane 2. 4 versus 5 kasi yan. Alright! Race number 5. Switch! On! 1, 2, 3. Aha! Swabi lang yung talon! Kalimata kasi, bilang bakit niya. On! Final up! Naisan pa si Scarlett. Durug. Toko, tomoink. biglang laglag pa doon. Tinulak pa niya yung grid. Tinulak pa niya yung panel eh. McLaurin wins. Fatality. Fatality. Sarag. At Scarlett McLaurin. Yun. Akala ko mananalo na si Scarlett eh. Biglang, wakakoink! Wakakoink! Tara. So, 4 points na si McLaurin. Alright. So, yung main puntos na ngayon, si McLaurin, apat, Scarlett, at Dark Sun, at Cosmosonic, tigalawa. Okay. Okay, race number 6 na po tayo between Setsuna and AMR Jacob. So, yung dalawang non-FMs po natin na magre-represent din. Ito, try kong i-represent din yung ano, yung si AMR.
Oh, either AMR o data or ano magmar. So si AMR data magsisimula ngayon sa lane 1. Si Setsuna lane 2. Yan, ultra single round robin po yan. Alright. Race number 6. Switch on. 1, 2, 3, go. Race pa-boy! Okay, wala ng chongo kasi naka-landscape. Naka-landscape kasi yung aking ano yun. Yung aking ano, tinatry ko lang mag-ano talaga. Alright! Race pa-boy! Alright. Total and center of attraction naman ng D-Pats Tamiya League Facebook page po natin. Like po tayo sa D-Pats Tamiya League Facebook page, mga ka-D-Pat, ha. So dapat naka-like, share and subscribe po kayo sa aking ano, sa aking Facebook page na D-Pats Tamiya League. At D-Pats Tamiya League yung aking username. Gamit yan. Pag D-Pats Tamiya League. Pag an evening with D-Pat Aguilar, syempre, at D-Pat Aguilar. Na? Doon po sa ano ko. Sa mga Facebook pages kung yun doon ako nagla-live. Alright, restart! At kitaan ko na kayong dalawa. Pareho na wala stock motor eh. 1, 2, 3, go! Okay. Final lap. Okay, AMR Jacob winner, La Laser Arm, AMR Jacob Arm Metal Del winner. Okay, sino ba winner nung nakaraan? McLaurin. Ayun, dito siya. At dito. Yo, nice siya. Alright, inong tubig mo na tayo. Okay, time check tayo. Ano oras na ba? Oras na natin, 6:46 PM. Ah. Naka-auto-rotate kasi tayo eh, kaya... Parat! Yan. Kung ano yung best na quality, di doon lang tayo. At pag medyo guragal na sa highest HD quality, sorry na lang. Teka mo na. Kumisa muna sa deck. Buti na lang, nakapagpahan ng hips. Okay. Race number 7. O nga pala. Hindi ko pa pala natin yung ano. Hindi ko pa pala na-check yung ano. Yung setso ng AMR. Si setso na, dalawa rin talo. AMR, dalawa rin ng... Ay, hindi, isang panalo. Dalawa na lang assignment ni AMR pala. 3 race 1 tapos Setso na loss again. So nakalaban na pala ni Setso na yung top 2. Pagtigas, top 2 to na nga lang yan. Diyos ko po. Okay, Cosmo Dark Sun ang susunod na laban. Race number 7. Ayan. Race number 7 natin. Cosmo Sonic taking on Dark Sun. Alright. So, pansin niyo po, wala ako sa screen. Dahil naka-landscape po yung inyong, ano, inyong pong lingkod, ni-landscape ko po, pinakalang, nakapahiga yung cellphone ko. Yung kuha ng cellphone ko ngayon, nakapahiga, hindi yung nakatayo. Kasi, pag nakatayo yun, sure, definitely makikita niyo ako. Pero dahil center of attraction ng D-Pats Tamiya League, yung mga autos ko, so sila lang dapat ang makita sa screen. Binago ko na yung style. Mula ngayon, papagawin ko na po yung style from here on. Para kasi center of attraction talaga yung mga cars, yung mga naglalabang auto. So, para for your entertainment na lang kasi yan. Ano? Hindi para magpasika or whatever.
Hindi po ating ginagawa to para magpasikat, ha. Ito yung ginagawa natin para magpasaya, magbigay ng good vibes. Alright? So, in this race number 7, Cosmosonic starts at lane 1, Dark Sun lane 2. Alright? Race number 7, switch on. 1, 2, 3, go. Bravo! Palita na naman ngayon ang dalawa. Alright. Wala na. Ah, wala na. Palita. Cosmosonic winner. Na ano na naman yung pinion ni ano. Pinion yun ni ano, Dark Sun. Nausok na naman yung pinion ni Dark Sun. Official timeout. Okay, official timeout. Nauusog lang yung pinion ni Dark Sun. Scarlet Setsu na, ating race number 8. Atomic Chun versus ano? Atomic Chun versus... Ano na yung susunod? Atomic Chun 1 versus... Stock. Stock na mamaw. Stock motor na mamaw. Halimaw sa laro. Palita pa ng pinion. Gamitin ko yung carbon this time. Mandatory substitution sa pinion ni Dark Sun. Napansin ko, medyo ano siya. So, that's an indication na ano, nauusog yung pinion. Madalas talaga, yun ang nagiging weakness ng mga BS tsaka BZ, you know? Pareho, kasi yung BZ kasi derived from BS. Sa artist, undi-unti, abang nire-race natin yung BZ, alam natin kung kailangan ba siyang mag-ano, or ano, sabi ko na nga ba, yung pinion eh. Sabi na nga ba, pinion na naman eh. Uusog yung pinion na naman eh, sabi ko na nga ba eh. Sabi na nga ba eh. Kaya pala bakit parang mag-stabilize bigla, ayun no, nakipit. Turug. Eh, mandatory sub na yan. Mas maganda pa mandatory substitution na lang sa pinion ni Dark Sun. Mandatory sub. Substitution ng pinion. Yan. Okay. Mandatory substitution dahil sa pinion ni Dark Sun. Sana na lang, hindi masyadong mag-usog itong ano. Okay. Yan, yeah, looks good. Okay. Yan talaga eh. Accident happens. Accident happens anytime. From time, or maybe from time to time. Kailangan, i-check talaga yung ano. Yung car. Diba, di kung sakaling masiraan man ng busy, meron pa akong isa. Ang problema, pag ang nasira, yung bumper. Yun na, yung big issue. Pero yung rear bumper, madaling ayusin. Kaya lang yung front, ang nagiging weakness nito ngayon, yung front eh. Dahil nga siya yung first line of defense, every time na tumatakbo yung car, yung front, lagi po nang tatama sa corner. Alright. So, I guess okay? Okay. Functional. Hopefully, hindi lang pumalya yung isang ano, yung replacement pinion. Alright, race number 8, Setsuna Scarlet ang ating laban. Alright, baka pala, check-in po naman na yung ano, windows pala. Grabe, titita niyo laban, nag-fall short lang si Dark Sun eh, no? Na right and kick, ha ha! Diba pala, nakikita ng pinion na pala. Okay, so dalawa na lang yung natitirang assignment ni Dark Sun, si Setsuna at si McLaurin na lang. Si ano naman, Yung si ano naman, si AMR Jacob naman, ang natitirang assignment, Scarlet Cosmo. Okay. At Scarlet Setsu ng ating race number 8. And Scarlet will start at lane 1, Setsu na lane 2. As always, kontrata single lang robbing po yan. Alright. Race number 8, switch on. 1, 2, 3, go! Okay!
more shot pa rin. Final up, table. Ah! Nag-breakdowns pa. Nag-breakdowns, P. Scarlet wins. Fatality. Fatality. Uy, tapos na pala. Okay. Saan na siya dyan? Regardless na. Regardless na, basta matapos. Okay. Race number 9. AMR Jacob versus McLaurin. Okay, i-record ko pala muna saglit. Okay, dito na lang. Okay, dito ko na lang i-record pala. Pwede rin, dito na lang pala. So, nali, ayan yung naglabang kanina. Waiting pala yan. Ay, okay. Waiting pala yan. Waiting pala, waiting. De, waiting pala. Waiting pala yung dalawa. Si McLaurin. Yan. Tapos ito, waiting. Ay, hindi, waiting din pala. Waiting din pala. Waiting din pala kasi sinasensa na ano, naglaban na eh. Oh, yun, oh, naglaban na sila. Yung iba kasi, dalawa na lang yung assignment eh. So, ano na pala to? Si McLaurin, sino pa yung mga ano niya? Sino pa yung mga una niyang ano? Sino pa yung mga nakalaban ni McLaurin? Si Cosmo hindi pa pala, no? Ay, oh. Tama, doon pala dapat si Cosmo. Tapos yung si, ano pala, si Scarlet Setsuna, dami na pala. O, yung AMR at saka Dark Sun, tapos na rin. Ay, pare-pare na palang tapos, si. Pare-pare na palang tapos. Ay, oh. Sige. Pare-pare na palang tapos. Yun ay medyo magulo. Si Cosmo, sino man tinalo ni Cosmo? Dark Sun tsaka Setsu na pala, no? Ay, oo, Dark Sun, Setsu na. O, tama, tapos McLaurin, tapos Scarlet, tapos ano, ayun. Yung Aero Manta Ray, dalawa na lang, Scarlet tsaka Cosmo na lang pala. Si Dark Sun naman, ang natitirang assignment niya, McLaurin, Setsu na rin. Ay, oo, tama. Tama, yan yan. O, tapos Scarlet, AMR. Ayun, tuga. Okay, ayos na. So, yung susunod, Cosmo McLaurin. Paganito na yung basa natin. Race number 9, 10, 11. Ayun. Okay. Ayos. Ayos pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, teka. McLaurin, 2 wins. Tama. 1 all si Scarlet. Tama. Hindi, Scarlet Setsu na yung huling nangyari. SKSE. SK tsaka SE. Panalo si Scarlet. Tsaka Setsu na loss. So, wala pang nai-score si Setsu na. Stock motor na nga lang yun. Di pa rin nakaka-score. Ano ba yun? Hindi na nga ako nag-charge eh. Hindi na ako nag-charge eh. Niyameten. Alright! So, after this, may mga tigalawang assignment na lang yung mga cars, no? Pagdating ng races number 10 to 15, oh, we're going to the last 6. Okay! Race number 9 po natin pala will be, Cosmo McLaurin. Ayan. Cosmosonic versus McLaurin, ang ating race number 9. At si Cosmosonic, yun nga po, all throttle single roll rowing being the defending champion, will start. At lane 1, lahat po ng higher seed, lane 1 ang starting lane. McLaurin, lane 2. Alright, race number 9, switch on. 1, 2, 3, go. Ah, bukang grabe. Pag nasundan, tapos na yun. Oy! Ay, nalak. Okay, oh. Cosmo Sonic winner. Nasund. Muntik na. Napreno pa dun. Cosmo Sonic winner. Okay.
So, yung hintay niya si Scarlett at saka si ano pala, no? Yun. Okay. Dark Sunset so lang, ating race number 10. Okay. Race number 10. Mabilis tayo matatapos nito malamang eh. Bibilisan talaga natin. Oh, wala nang mga iba't ibang mga cheche-bureche. Bawas-bawasan na natin yung mga cheche-bureche. Ayoko talaga ng delay eh. Maliba na lang kung may aksidente. The S word happens. Huwag na natin banggitin yun kasi profane. Profane language. Bawal po profane language dito eh. So, yung word na lang ngayon, happens. That's it. Huwag na natin banggitin. Bawal po kasi profane language. Bawal po magmura kahit sa comment. Bawal. Otherwise, ipa-block ko po yun. Sino man magko-comment na nagmumura, out. Talagang block. Talagang iba-block ko yun. Mati. Block for life yun. Alright. McLaren talo kay Cosmo pala. So, 6 points na si Cosmo. Mukhang makukuha na naman niya yung ano, top seed ah. Nangangamoy top seed na naman si Cosmo. Ang hirap talunin ng backstack ah. Pati mga protak tinatalo. Sa bagay, it's not the first time na ganun ang nangyayari. Yung mga backstack tinatalo yung protak. Kasi nagawa ko na rin yan previously. For about a few years ago. Ginawa ko na rin yan a few years ago eh. So, it's not unusual. It's not unusual already. Talagang nangyayari yan. McLaren ko Cosmo. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Yun. Okay, race number 10, Dark Sunset. So na ang ating labanan. And, yun nga po, ang mga starting lane, Dark Sunset, lane 1, Setsu na lane 2. Alright. Race number 10, switch on. 1, 2, 3, go. Three race pabor, sumimplang. Semplang ding. Buti na lang hindi nagkasalubong, nasa ibang lane si Zedson na, tapos si Darkson nandito sa lane 1. Going penultimate lap na siya eh. Going final lap na sana siya eh. Buti na lang nandun siya sa lane 1 eh, si Zedson na napunta doon sa lane 2. Buti na lang, three race pabor. Second re-race of the night. Yan. Only one re-race. Isang re-race na lang po para mabilis tayo matapos. Kung sakaling magkatumbahan pareho sila, magkatumbahan pareho, draw. 1 point each. That's it. 1 point na lang yan. Tigisang punto sila. Double CO. Double CO. Hindi double kaya. Double CO. Course out. Double course out. Restart. Ang lakas! 1, 2, 3, go! Okay! Final up! Final up! Final check! Dark Sun winner, Raina Kick! Raina Kick! Ayan, tama. Oh, tapos na pala yun. Tapos na pala. Tapos na si Cosmo kaya na eh. Setsu na. So, isa na lang. Isa na lang yung assignment ni Setsu na, si McLaren yata. Oh, yun na lang yung last assignment niya pala. At si Dark Sun naman, sinong last assignment? Ay, tapos na pareho. Waiting. Waiting talaga, waiting. Okay. Re-race yung buti na. Pero grabe yung stability na yun. Grabe naman yung stability ni, ano, ni Dark Sun. Grabe. Eh, nung ano nga, nung kalasyaw nga, nag-light dash tayo eh.
Nag-light toss ako sa kalasyo eh. Umabot third hit, tsamba! Kaya alam, natalo kay Escort, kay Idol Escortizo eh. Ayun lang, nadali ng isang type, ano, Shadow Shark. May isang nadali ng Shadow Shark, pero may isa pang Shadow Shark tumalo. Ay, naka. Alright. So, Dark Sun, winner, Setsuna. Wala pa rin punto. So, last assignment ni Setsuna ay si McLaurin. Tapos, Dark Sun, won. Last assignment naman. Oh, yun din. Parehas pala sila ng last assignment. Si McLaurin din ang last assignment ni Setsuna pala. Race 11 na tayo. Second re-race na to. Extra. Extra yan. Extra. Dark Sun, extra. Ganun din kay ano. Ganun din kay AMR pala. Next. Yun. Race number 11. Ay ang laban ng Scarlett at ang AMR J-Cup na nung nakaraang season 1, actually 2 seasons ago, yung sina Scarlett at AMR J-Cup, naglaban sa championship. Dead hit! July 8, 2020. Dead hit yung nangyari doon. Dead hit. Nag-dead hit silang dalawa. At, okay, so AMR J-Cup ay sa lane, ano? Lane 1. Oh, tama. AMR J-Cup starts at lane 1. Scarlett, lane 2. Checkin muna natin yung time. Ano? Mag-time check muna tayo kung sakali. Alright. 7:06. 7:06 na po ng gabi. Yan. Tama-tama. Malapit na magkapunan. Simple yung ulam lang. Okay. Race number 11. Switch on. 1-2-3-0. Okay! Pre-race power! Ay! Natabi ko tuloy yung hawks. Naka. Tulog! Nadali yung hawks tuloy. Okay! Pre-race power! Upo na lang ako dahil lang nakakapagod, ano, tumayo. Nakakapagod yung nakatayo, tapos masakit pa yung likod. Diyos ko po. Sumasakit yung likod ko na naman, mga katipat. Iba na talaga pag nagkakaedad na. Wasak! Hiling! Restart! One, two, three, go. Okay. Final lane changer. Fatality. Scarlett wins. Fatality. I think last na ata yan ni ano, AMR. O may isa pa siyang laban, may isa pa. I think si yan yata. Ang last na laban ata ni ano, Cosmo. Ay, yung final rematch, tama. May isa pang laban sa ano. Waiting na si John. Waiting. The waiting game again. Pero kay AMR Jacob after that race. The last assignment niya ay si Cosmo Sonic. Final rematch. Baka yan pa yung last ano natin. Last battle sa ano. Okay, after niya yun sunod. Tama. Aha. Tama, talo. Scarlett panalo. Yun. Bukang mag-a-ascend sa Atomic 2, ah. 1 extra. Tapos, AMR lost extra. Extra re-race. Extra meaning re-race yan. Okay, race number 12 ay sa pagitan naman ni na Dark Sun at McLaurin. Last na ni Dark Sun. Last assignment na ni Dark Sun, si McLaurin, may Setsuna pa siya mamaya after this. Okay,
So Darkson will start at lane 1, at least for one last time. At si McLaurin naman ay sa lane 2. Alright! Race number 12. Switch on. 1, 2, 3, go. McLaurin means walang rider pick durug. So mabit dun sa inner jump eh. Point. Buti na lang, sumabit lang na ganun eh. McLaurin winner, walang rider pick. Tarag. So Dark Sun will close out this single round robin. Ayan, tabi ko na rito. Tabi ko na dyan. So si Dark Sun tatapos na merong 2 wins, 3 losses. So far, wala pa namang nagtabla. 2 wins, 3 losses. Si Dark Sun. McLaurin, 3-1. Walang re-race. Mabubuntot na sana, bigla pang nga lang, sumayin lang, final lap. Point! So, yun lang para nito. Point! na rider pick. 4 points total para kay Dark Sun. Si McLaurin, 3-1, 6 points na. 6 points na. Okay. Dark Sun, 2 points. 4 pala, 4. 4 points. Okay, next. Next battle natin will be Cosmosonic versus Scarlet. Ang ating race number. Race number 13. Race number 13. Race number 13 na yun. Oo, tama. Race number 12 na kanina yun. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Tama. 12 nga. Race 13. Okay. Cosmosonic versus Scarlet. Ang ating race number 13. I think huli na si Scarlet. Oo, tama. Huli na ni Scarlet to. Last assignment for single round robin tonight. Scarlet starts at lane 2, Cosmosonic lane 1, ang starting lane. Alright, race number 13. Switch on. 1, 2, 3, go. Ganda na ba ito? Woo-hoo-hoo! Final up. Animal talaga. Halimaw talaga si Cosmo. Partida, stock, ano lang yan, box stock lang yan, pero halimaw pala. Sabi ko nga, pwede talunin ng box stock yung pro stock eh. Cosmosonic winner, remaining unbeaten, o malamang, ano na ito, outright semis na to. So, tapos na si Scarlet. Tapos na rin si Scarlet. So, Scarlet will close out his single round robin with 3 wins, 2 losses, so 6 points total. Los Cosmo won. Ito, 8. Wala na. Kuha na ni Cosmo yung top seed. Kuha na ni Cosmo yung top seed dyan. 8 points na eh. Mahirap nang habulin yung 8 points. Palag! Mahirap nang habulin yung 8 points eh. 10 pa kaya. Lalo mahirap yung 10. Oh. Okay. Penultimate race of the single round robin ngayong gabi. Ay, sa pagitan naman ni na sa pagitan ni na Setsuna at McLaurin, yung mga kulelat ngayon na maglaban. O, oh, yung mga magkabilang dulo na ngayon yung natitira. Tama. Okay. So for this is the only time that McLaurin will start at lane 1. Itong laban na ito, laban kay Setsuna which will start at lane 2 in our penultimate race of the single round robin tonight. Switch on. 1, 2, 3, go.
akin. And then, final lap. McLaren winner. McLaren winner. Okay, so tapos na yung dalawa. Tapos na rin yung dalawa. Down to our last match. Yung final three match ni na Cosmosonic at ni AMR Jacob. Oy, magandang laban to. Yung last race natin sa single round robin. Wow, magandang laban to. 8 points. Seto na 0. Number 6, definitely. O, number 6 na yan. Definitely number 6. Kung si, ano, kung manatiling undefeated si Cosmo, o, di si McLaren, outright semis. Outright semis na si McLaren. Ganoon na simple. Okay. So, we're down to our last race in the single round robin. It's going to be the final three match from previous race. Cosmosonic taking on AMRJ Cup. And, ato, 4. 4, tapos si McLaren, 4-1. Tapos si Setso na ano, winless. Si Scarlett naman, 3-2. 3-2. 6 points Scarlett. Si Darkstar naman, 4 points, 2-3. 4-1, 0-5, 3-2, 2-3. Tapos AMR, 1-3. So maximum na lang pala makukuha ni AMR dyan, 4 points. O, yung sina McLaurin at Cosmo Atomica magtatabla pala sa 8 points. Tapos yung dalawa magtabla sa 4 points for ano, for 4th and 5th. O sila na yung magkalaban sa quarters. Pag nanalo si AMRJ Cup pala rito, sila na yung magkalaban ni Dark Sun sa quarters number 1. Silang quarters number 1 pala. At si Scarlett eh, number 3. Definitely number 3 na yan. Yung si McLaurin, ano na yan, number 2 na yan kahit anong mangyari. Number 2 na si McLaurin. Outright na si McLaurin at saka si Cosmosonic, parehong 8 points. So, maski matalo si Cosmosonic, top seed pa rin siya. Okay, so wala na palang problema, diretso na tayo sa knockout stage mamaya-maya. In the meantime, tapusin muna natin ang ating single round robin with this finals rematch between Cosmosonic and AMR Jacob. Ayan, to close out the single round robin this Sunday night dito sa D-Pats Tamiya League Season 3 and Cosmo Atomica for at Cosmosonic rather for at least one last time will start at lane 1. AMR Jacob, the only time that AMR Jacob starts at lane 2 is this final race of the single round robin, the final rematch from last Friday's race. Switch on! 1-2-3-4 Tama! Ito! Tayo na ito! Tina na ito! Yun lang! Ayun lang! Tayo na magkakataon ng kay Cosmosonic, biglang pang umiimbang doon. Biglang nag-boost. Biglang nitro boost yung di oras. Napasobra ata ng nitro boost. Ayun, boing! Nakabawi rin si AMR Jacob. Wow! What a way to close out the single round robin this Sunday night with AMR Jacob avenging its defeat against Cosmosonic in the championship round last Friday night. And, yun na nga yun. Pero whatever happens, Cosmosonic, top seat. Top seat na yan sa, ano, dito na yan, sa, mauna yung kaliwa this time. Si, you know, McLaurin, number 2. Hindi yan. Tapos, isok pick na lang natin yung dalawa. Okay. So, outright semi-finalist yung si Cosmo at saka si, ano, McLaurin. Nakabawi din si ano, AMR sayang. Ang gandang laban sana yan kung hindi lang natumba si Cosmosonic, you know? Si Cosmosonic pa yung nadulas. Ang gandang laban sana. Dikit na dikit, napansin niyo naman po mga kadipat. Grabe, dikit na dikit. Wow. Grabe to.
Number 1, number 2. Winner over the other na lang yan eh. Tapos si AMR, 4 points. O yun na, yung quarterfinals number 1, Dark Sun versus AMR. Tapos 3, winner over the other. Dark Sun number 4, AMR number 5. Ayun. Okay, wala palang problema eh. Okay! Winner over the other na lang. Tama. 4-1. Walang nagtabla, no? May rire, pero walang nagtabla. Buti naman. AML, 2-3. Yun. Okay. Tapos Scarlet, 3-2. McLaurin, 4-1. 4 points. 6 points. Tapos 4 points si Darkson at kasi ano, AML. Kaya lang, winner over the other. Yan. Okay! So, ayos na pala yung ating ano. So, ayos na yung pairing. Okay, ayusin na natin yung pairing habang inaayos ko kung mga kadipat. Yan, iharap ko na sa inyo. Yan, andito lang po naman yan eh. Dito na lang. Para makita ang mahigi. Pwede rin. Pwede rin, dito na lang yan. Okay. So, outright semifinalist yung dalawang nagtapla sa 8 points apiece. Si Cosmosonic at saka si McLaurin, nang laso ng kalaban na naman. Nang laso lang ng kalaban. Pero yung grabe yung huling race din. Sayang nga lang, natalo si Cosmo. Hindi na tuloy yung sweet na spoil ni ano, AMR Jacob. Yung tawag dito, yung sweet. Supposed to be sweet. Yan. Pwede yan. Kahit hanggang tatlo nga, pwede. Pero dahil too late lang naman, ganyan ha. Okay. Si Scarlet at Setsu na yung ano. Sino ba number 4? Ayun, tama. Tapos, 3-6. Ayun. Okay. Yan. Ayos. Alright. Tapos, yung boxing. Ang bilis. Sabi ko sa inyo, mabilis yan eh. Alright. So mga kadipat, dyan na po natapos yung ating single round robin ngayong gabi. And final result are as follows. Ito, papakita ko lang dito. Yan. Okay. Final result are as follows. Yan, si Cosmosonic may up at si McLaurin nagtabla sa 4-1. Tiga-apat na panalo sila at isang talo. And then, tiga-lawang panalo at tagatlong talo sina AMR Jacob at Dark Sun. Yan. Scarlet solo with 3-2, winless in 5 races si Setsu na sa single round robin. At ang naging crosshatch po natin, ito po mga kadipat, yan. As we take a look, Cosmosonic ay merong at McLaurin with 8 points apiece. Pero lang dahil sa bisa ng winner over the other, yun nga po, ayun o. CS, Cosmosonic versus McLaurin. Nanalo po si si Cosmosonic laban kay McLaurin, kaya siya yung top seed. Si Cosmo pa rin ang may top seed at second seed si McLaurin. But nevertheless, silang dalawa ay papasok outright sa semifinals. At si Scarlet solo number 3 with 6 points. 4 points apiece si na AMR Jacob at Dark Sun. But due to the winner over the other, yun nga po. Yun, oh. Panalo si Dark Sun kontra kay AMR Jacob. Kaya si Dark Sun na may number 4 seed, fifth seed si AMR Jacob, at si Setsu na dahil walang panalo, number 6 po siya. So ito po yung ating ano. So ito po yung ating tawag dito, yung quarter ano playoff bracket natin. So ang ating playoff bracket, yung manalo pala sa non-FM, ang kalaban niya, yan, nagulo-gulo yung ano natin ngayon, yung schedule. Sa ating quarterfinals number 1 this time, it's going to be Dark Sun at number 4. Ayan, pakita natin. Dark Sun at number 4. Taking on AMR Jacob at number 5 for the right to face Cosmosonic in semifinals number 1. At yung si, ang walang panalo si, anong number 6 seed na si Setsu na, halaban itong si Scarlet at number 3 for the right to face McLaurin in semifinals number 2. So, yan po yung mauuna, yung bracket na sa kaliwa. Yun, nasa kanan ng inyo pong screen, yun yung susunod, alternate po yan. Hanggang sa maging battle for third at championship round ang ating labanan. And of course, once again, you're still watching Dipat Tamiya League Season 2. Season 3 rather, yan. Sana ituloy ako season 2. Season 3 na nga pala. Alright.
So, pansin nyo, nandun lang ako nakaupo sa may, ano, dun sa table na yun. Yung table kung yun doon, dun na po ako umuupo. Dahil nakakapagod talaga umupo. Kaya pansin nyo, wala na yung switch. Ayan, yung sasayaw sana ako, di ba? Tinanggal ko na ngayon yun from here on para makita nyo naman in full view, in full display, kung ano po yung mga nangyayari sa karera. Okay. Masyado ata malapit. Okay. Masyado ata malapit. Ayun! Okay. Good shot. Good shot, good shot. Teka, pinawisan tuloy ang inyong lingkod. Wait lang po. Time check po natin. Ang oras na natin ay 7:25 rather. Okay. So, okay. Quarterfinals number 1 na po tayo right away between Dark Sun and AMR J-Cup para mabilis po tayo matapos. Nagsimula tayo 6:15, medyo late na. Dapat nga alas 6 talaga in punto eh. Kaya lang sa dami ng mga abel yung nangyari. Ayan. Nalala pa, medyo gutom tayo yung lingkod. Cut ng hip. Baka pala, M&M's. Robert Marsh at si ano? Robert Marsh at saka si Bruce Murray. Sarap. Quarterfinals number 1 na po tayo sa pagitan ni Dark Sun out ni AMR J-Cup. Well, one time change of battery, tinanggal na po natin yung rule na yun. Sa knockout stage, pwede po ang last man standing. May last man standing na talaga tayo rito sa knockout stage. Alright. So, in this case, si Dark Sun magsisimula sa lane 1 this time. Si AMR J-Cup ngayon na magsisimula sa lane 2. Change starting lane this time around. Palit sila ngayon ng starting lane. So once again, you're still watching D-Pat's Tamiya League Season 3. And we are in on a beautiful Sunday night. Yan. Day of rest para sa karamihan sa atin at family day po para sa marami po sa atin mga Pilipino. And we are now in the knockout stage of the second knockout stage of Season 3 of D-Pat's Tamiya League. And we are now in the quarterfinal phase. Let's begin this right away with our quarterfinals number 1, Dark Sun versus AMR J-Cup. Switch on! 1, 2, 3, go! Lala ko, ngayon eh. Final lock! Final kick! Na-eliminate maaga. Unfortunately, AMI J-Cup eliminated po ng maaga. Yan. Maagang sinibak ni Darsan, ni Rider Punch at ni Rider Kick. Ayan. Hindi na maka-Rider Kick sa stream kasi ano na eh. Naka-landscape po eh. Pero mas maganda ganito na. Mas magandang na ganyan na para at least makaano tayo. No? Alright. So unfortunately, AMR J-Cup will not be able to garner points on aggregate ngayong gabi. At si Dark Sun, patuloy pa rin sa pag-ano, patuloy pa rin sa pananalasa. Tutungo sa ating semifinals round, traditional 1 versus 4 matchup between Cosmosonic and Dark Sun in our semifinals number 1. Later on, right after this set quarterfinals number 2 between Scarlet and Setsuna. Yan, wala na pong one time change of battery mga kadipat ha. Alright. So, sa kasong ito, si Scarlet ang magsisimula sa lane 1 and si Setsuna ganun pa rin sa lane 2, same starting lane kagaya ko nung kanina. Yung pa rin, for the right to face McLaurin in our semifinals number 2 tonight. Alright, it's quarterfinals number 2. Switch on. 1, 2, 3, go. Ayan! Ay, gati! Ha
medyo pumetreno. Final up. Right on. Fatality. Ethan. Ethan. Scarlet wins. Fatality. Ethan. And will once again honor rival. It's a Black and Dragon sister McLaurin. Yan. So, labanan ng Twin Tracking Dragons ulit ang aking semifinals number 2 mamaya-maya. Unfortunately, si Setson ang tanggal ulit. So yung dalawang VS kasi po natin, si Bak. Maagang si Bak. Yan. So, hindi makakakuha ng points. Setson na, inaalat pa rin. Masyadong masoin. Palagay ko, bagay siya dun sa track layout ng La Union. Mukhang kakayanin ni Setson na yung ganung ano, layout. So, tingnan na lang natin kung mga susunod na kabanata. So yun na nga po, semis 1, semis 2, and then battle for third championship. Battle for third, pwede rin. Kung sino yung manalo dito, maiwan, championship. Yung matalo dun sa kapila naman, mamaya. Okay, semifinals number 1 po tayo between Dark Sun and Cosmosonic, 4 versus 1 matchup, traditional. Yung isa naman, 2 versus 3 traditional din. Aha, medyo nag-tinosis ka rin. Palibasa kasi nag-control sa baterya eh. Control sa baterya talaga ang solusyon. Alright. And in this semifinals number 1, Cosmosonic will start at lane 1. This time naman si Dark Sun ang magsisimula sa lane 2. So same starting lane. Pagayin po nung kanina. Alright. So we are now in the semifinals of the knockout stage of D-Pops Tamiya League Season 3. And let's begin this right away. Para sa inyo po lahat na katulad kong addict sa Tamiya. Here now is our semifinals number 1. Switch on! 1, 2, 3, go! Sa wakas, natalo rin yung box stock. Ang bagong veterano na si Dark Sun, yan. The new veteran Dark Sun will advance to the championship round for the first time ngayong season 3 ng D-Pats Tamiya League. Yung veterano ng ano, yung veterano ko ngayon sa mga pro stock ng FM races, ayun nga po, nag-second hit nung una sa San Fernando, La Union, at nung sa Calasao, nag-third hit naman. So, a total of 3 wins na siya sa outside D-Pats Tamiya League. Keep paying off. Ganun pa rin. Still consistent para kay Dark Sun. Wow! What a dominating victory against Cosmosonic. Grabe yun! Epic! Epic yung rider kick. Sayang nga lang, hindi na ako makaka-rider kick kasi naka-landscape eh. Nakapahiga yung cellphone ko eh. Alright! Semis 2 na po tayo. Okay. Check tayo ng oras. Oh. 7:33. Okay. Semis number 2. The Queen Rock and Dragons going at it one more time tonight. On a Sunday. Yan. Linggo na po. Mag-iba na lang po kung meron pong race sa weekend. Either Saturday or Sunday. Kung sakaling merong laro sa mga araw na yon. Kung sa Sabado may race, yung Friday magiging Wednesday. Yung Friday po magiging Wednesday. Ganon yon. Ngayon, kung sa Linggo may karera, Friday at saka Monday. Either Friday or Monday or Friday or Monday pala. Friday at saka Monday pala. Friday at saka Monday. Kung merong race event outside D-Pats Tamiya League ng Linggo. Pag Sabado yung race event outside D-Pats Tamiya League, Wednesday yung susunod na laro, tapos Sunday na ulit, kinabukasan. Ganun din, pag Linggo, kinabukasan din, Lunes. Alright, so in the semifinals number 2 between the Twin Brock and Gigants, Scarlet and McLaurin, Scarlet will start, McLaurin will start at lane 1 this time around, and Scarlet will start at lane 2.
Alright, it's semifinals number 2, mga ka-V-Pod, switch on! 1, 2, 3, go! Scarlet na yan! Nako, mga Scarlet Dark Sun to! Woohoo! Final lane changer! Tapos, ang boxing! Natundan pa! Tulog! Okay, winner, winner! Winner na, winner. Awat na, awat. Scarlet wins. And will enter the championship round. So yung mga naglaban sa battle for third, sila po ang championship round this time around. Wow! Sila ang championship round. Grabe to! Magiging epic tong labanan ni Nadarsan saka ni Scarlet sa ating championship round mamaya-maya. Pagkatapos na pagkatapos mismo ng ating battle for third na ilang sandali na lang, sisimulan na natin right away. Okay, and Cosmosonic, ano ba to? Top seed versus second seed. Grabe, yung mga mamababang seeded pa pala, yung nakapasok, yung 3 at saka 4 pala ang championship. Tapos yung battle for third, yung mga outright semifinalists. It happens talaga, ganun talaga. Ganun ka-unpredictable ang D-Pats Tamiya League. Kahit season 3 na po tayo, still, the Tamiya Mini 4-wheel drag racing action continues with a lot of unpredictability. Yan, napaka-unpredictable pa rin ng ating mga labanan. Pero masaya sa D-Pats Tamiya League. And in this case, Cosmo Atomica will start at lane 1, McLaurin at lane 2. Alright, it's now time for our battle for third for this first Sunday of July 2022 here on our another edition of D-Pod's Tamiya League Season 3. First to make 10 laps. So, which? On! 1, 2, 3, go! 10 laps na to. First to make 10. First to 10. Lap number 7. Lap number 8. And ultimate lap. Final lap. 8 goal. Cosmo Atomica, third place finish. Touchdown. Cosmo Atomica with a third place finish tonight. Yan. So, tatapos siya na ikatlo. Okay, pwede natin tanggalin yung ano dyan kasi ano na, podium na. Dito na sa podium panel natin lalagay. Okay! McLaurin, 4th. 1 point kay McLaurin, 2 points kay Cosmo. So, Cosmosonic leading the way with 6 points total. Si Darkson naman, merong 2 points. Pwedeng maging 6 points din kung sakali. Kung sakaling mag-champion. Si Scarlet naman, posibleng maging 5 points naman. Maximum. 4 or 5 points naman. Alright! Championship round na po tayo between the 2 Mamaus. O, yung dalawang Mamaus. Atomic 1 versus Fortune 2. Ang magiging labanan sa ating championship round. Kung sino yung nagpasimuno ngayong linggo, ngayong Sunday night na ito, sila rin pala ang tatapos ng ating Sunday evening race dito sa D-Pats Tamiya League Season 3. Grabe! Magandang laban to! Wow! Excited na ba kayo? Hopefully, excited na po kayo! Ako rin po mismo, inin nyo pong lingol, excited na rito sa matchup na to. Alright, one more pa kayo kung mas maraming racetrack ito. Nako, lalong exciting. Alright! So, in our championship race tonight, it's going to be Darkson who will start at lane 1, dahil number 3, against number 4. Therefore, Darkson starts at lane 1, Scarlet at lane 2. Alright. It's now time for our championship round this Sunday evening here on D-Pats Tamiya League Season 3. First to make 10 laps. Switch on. 1, 2, 3, go. Boy. Boy. Dali naman na kalun. Wow. Good. Two.
Shot number 7. Shot number 8. Hello, best shot. Final round. Final beat. Shingo na yo. Alright, so that will conclude this second race of July 2022. We'll conclude with the Dark Sun Championship tonight. Yan, so si Dark Sun po champion ngayong gabi. Siya yung bago nating champion ng Rider Kick, ng Rider Punch at ng Rider Kick ng Di Oras. Wow! First championship ni Dark Sun sa Tipat Tamiya League Season 3. Pero not bad para kay Scarlett, ha? Si Scarlett, yan, going back to its own senses. Finishing second place, not bad. So, a total over na to. 4 points para kay Scarlett. Si Dark Sun naman ay 6. Tabla sila ni Cosmosonic, actually. 4 plus 2. Pareho. Baliktad nga lang si Dark Sun naman this time na ako ng 4 points. Si Cosmo, 2 points. Alright! So, yun po yung podium natin. Wow! Grabe to! Astig ng ano natin. Astig ng tapos natin ng Dipats Tamiya League. Wow! Tama lang pala yung ano, setting natin. Okay, pwede ko na tanggalin yung antipara ko. Masyado na akong pawisin. Aha! Alright! So yan nga po yung ating top 4 RTRs tonight sa ano all stock category. All stock kasi pwede pong back stock, pwede pong pro stock, pwede pong open stock, Cavite stock, basta stock. Pwede lang yung tima, except tima. Yung tima kasi may FRP plates involved at mass damper kaya hindi yung kasama. Yung kasali lang pro stock, FM pro stock nan, back stock at saka STB Pro, STB Plus. STCB Pro. Yan. Alright. And yan, si Dark Sun nga po ang ating bagong kampyon. Naka-rider punch at naka-rider kick ng kampyonato for the first time in Dipats Tamiya League Season 3. Yan. With a Torchon 2. So, ascended na siya sa ano. Actually, itong dalawang to, ascended na sa Atomic 1. Atomic 2 si Scarlett, Atomic 1 naman si ano, si Dark Sun. Aangat na sa Atomic 1 daw dahil pumasok ng finals yung dalawa. Sila pa rin ang may tune motor. Sila lang dalawa ulit. Pero this time Atomic 1 si ano. Hindi Atomic 2 pala. Atomic 1 and then Atomic 2 si Scarlett. Okay. So Dark Sun, a total of 6 points na po. Third place na siya nung una, ngayong pangalawang race nakakuha ng championship. So a total of 6 points katabla ni Cosmosonic na meron ding 6 points. Baliktad nga lang po. Una siyang nag-champion and then this time nag-third. Okay, si Scarlett naman ay second place, so a total of 4 points, fourth place last nung una. Ngayong pangalawang race ay nag-second place at may total of 3 points, so 4 points total na po siya on aggregate. And si McLaurin, unang puntos. Yan po yung unang puntos niya ngayong season 3 ng Dipats Tamiya League after finishing 4th. Alright, so there you have it mga kadipat. Ito po yung ating top 4 RTRs tonight. And this has been another presentation of an exciting edition tonight of Dipats Tamiya League Season 3 this wonderful Sunday evening, July 3, 2022. And once again, this has been Dipat Aguilar signing off for now. And thank you so much to all who watch and whoever will watch anytime dito sa aking video log tuwing Biyernes at Linggo, maliban lang po kung except meron pong mga other Tamiya Mini 4-wheel drive events na outside Dipats Tamiya League, pwede po natin ma-reschedule po yan. Halimbawa, may race sa Sabado, rescheduled na Miyerkules yung susunod. And then Linggo na yung kinabukasan, yung Game 4. And then sa kasong ito ngayon kung Linggo naman natapat yung race event outside, ang mangyayari po dyan, Friday may laro. Tapos sa Lunes naman yung susunod game for after nung ano yung race event sa Linggo. Ganon. Alright. So once again,
Tapos cancel na naman yung an evening with Dipat the day before kung sakali. Or mismong yung race event na yun. Ano? Alright. So, once again, stay safe and healthy everyone. And avoid negative vices and get yourselves protected against COVID-19. Mask, hugas, iwas at bakuna ang kailangan so that ang COVID-19 ay ating pong malabanan. Whether or not naka-booster, at least yung meron po tayong 1 or 2 doses ng COVID-19, anti-COVID-19 vaccine. Yeah? Alright, yung booster eh, ano naman, hindi naman po mandatory dapat. Alright, so once again, dito na po nagtatapos ang isa na namang exciting edition ng Dipat's Tamiya League Season 3. And this has been Dipat Aguilar na nag-iwan po sa inyo ng isang mapagpala at magandang Sunday evening po sa inyo pong lahat. To God be all the glory and honor. God bless to all of us. God bless the Philippines and God bless the entire world. For now mga ka-Dipat, this has been another presentation of an exciting edition of Dipat's Tamiya League Season 3. Hanggang sa susunod na edition sa either maybe sa Miyerkules o sa Biyernes po ang susunod nating laro dito sa Season 3 ng Dipat's Tamiya League. Good night everyone! God bless po!